I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ni Lord at pag-aaralan namin muli. Kanyang presensya, presensya ng bawat isa. Kapatid, I pray na kayo po magkilos, Lord, sa inyong mga salita ngayon, sa inyong mga puso at isipan. Alaman namin, Lord, ang gusto niyong sabihin sa aming ngayong hapon, kung paano magtunay na maglingkod tapat at in separation, Panginoon, sa sanlibutan. Okay po, malati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, hakap po na po. Pag-iwahiwalay niya. Pag-iwahiwalay. Okay, good afternoon po sa lahat. Okay, last week, review lang po natin ng ano, bilis lang, no? So, yung last week po ay two-part itong tinakil natin sa chapter 5, no? So, yung una nga yung, kalimutan ko tuloy, ito yung constraining love of Christ. Okay, naalala niyo yan? And then, last week naman yung, kalimutan ko, inakalala. Ito yung new creature, okay? And then, the ministry of reconciliation. So, ibig sabihin, kaya nga, yung sabi dito, pagbago ka na, Kristiyano ka na, no? Diyan pa rin naman yung old man sa'yo, ikaw pa rin yan eh. Pero may maraming bago na sa'yo. Pinanganak, espiritu, buhay yan, nakipag-communicate sa Diyos yan. Therefore, yun ang ibuhay mo, no? Parang kinumparan yun sa damit na pwede mong i-put on, diba? Sabi, put on the Lord Jesus Christ, yung kanyang righteousness. At sabi naman dyan, dahil ligtas ka na rin, okay, sa case nyo, no, iba, karamihan sa nag-aaral pa lang paano maglingkod sa Diyos. Unti-unti. And then, pag soul winner na rin kayo, part na kayo nyan, yung ministry of reconciliation. Okay? Banggit na naman natin ngayon chapter. Pag sila yung ministry, ang sabihin nun, ito ay ministry. Gawain. Sa Tagalog, no? Lain narinig yan. So, pwede tinutukoy yung church na gawain. O minsan, itong service, gawain, ministry. As a whole, yan ang para yan dyan ng church para maligtas nga yung mga tao at maglingkod sa Diyos. Then, after nun, magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos. Okay? So, yan yun. So, but especially, soul winning po yan. Kaya, yun ang tawag sa church minsan, ministry. Minsan, parang ministry church, parang nagkakaisa yan eh. Pag ang nasa isip ng isang ng tao kasi is yung gawain, hindi yung sosyalan, hindi yung grupo, hindi yung building, okay? Kaya ang tawag natin, pag service, ministry, yan ang madalas natin ginagamit, okay? So, yan. So, ngayon naman, ganun pa rin. Chapter 6, ministry pa rin. Pero this time, mag-focus tayo kung paano tayo dapat maglingkod. So, lagi naman nabanggit yan, pero dito, maganda to, medyo malalim. Medyo mga maiyak nga kayo mamaya, ewan ko. Sana. Totoo, okay? Kasi mabanggitin dito ni Paul kung paano tayo tamang maglingkod sa Diyos. At may mga example siya sa kanyang sariling buhay. Tingnan natin natin sarili. Amen? Kaya sabi dyan, when we then as workers, yan ang sinasabi niya, tayo ay mga trabahador. Sinong trabahador dito? Last kamay. Sino hindi nagtatrabaho? Mga bata, pag-aaral nyo yan. Lagi sinasabi sa inyo. Amen? Kaya huwag kayong tamad. Kasi equivalent yun. Pag tamad naman ang trabaho nito, ganun din yun, tamad mag-aral. Kasi yan ang trabaho nyo ngayon. Okay lang mag-laro, pero may time mag-aral. Amen? Itindihan ha? Huwag kayong maging proud pag lakwatsero kayo, ganyan-ganyan. Puro Facebook, ano man yan. Dapat aral. So, yan. Kaya ngayon, salamat. May nag-assist nga sa alala, no? So, again, alam nyo, reward kayo sa Panginoon. Hindi ko na kailangan kayong itaas. At malating pasalamatan, bayaran. Pero may ano daw kayo, no? Meron kayong blessing, no? Okay, yan. So, ganyan yan, ha? May nagtatanong pa, ba't may bayad, pastor? Eh, kung meron, meron. Wala, wala. Ganun yon. Masalamat tayo kung meron. Hanggat meron. Kasi, dating panahon, wag naman sana. Pero gating yun. So, ako ngayon, sabihin ko sa inyo, walang-wala kami. Okay? Pero may inaasahan tayo eh. Pero, kaya lahat lang yan. Sinabad, kahit sinabad. Talagang all out yan sa gawain. So, pero,
Ayan. So, tayo nagtatrabaho. Ang sabi. So, una, sabi dyan, together with Him. Ibig sabihin, ang Panginoon kasi po ang nagliligtas, di ba? Pero tayo, soul winner tayo. So, parang in a way, pwede mo sabihin, ay, naligtas si ganya, sinirang ko. Parang ako yung nagligtas sa kanya, di ba? Yung iba, medyo aloof sila sa ganung term. Pero, ginamit din po ng Bible yun. Na parang pag naglubabas tayo, naligtas sila. Sino nagligtas? Edi ikaw. Pero obviously, ang magliligtas sa langit ng Panginoon. Pero, yung paglabas mo kasi hindi nga tayo Calvinist. Yung Calvinist yung iniiwasan nila eh. Kasi kala mo ma-humble. Pero, ginamit ni Paul yung term na yun ilang beses eh. Tsaka ni Jude. Okay? So, yun talaga. Pag lumabas tayo doon, naligtas eh. Tumanggap sila sa Panginoon. Kung di tayo lumabas, hindi sila mailigtas. So, di, sabihin noon, tayo nagligtas sa kanila. Amen? Doon ang Diyos na nagliligtas ultimately. Okay? So, sana malinaw yun. Huwag kayong malito doon. Okay, kaya sabi dyan, workers together with Him, kumikilos ang Panginoon, tayo din dapat kumilos. Amen? Sa grupo, ganyan lagi yan. So, salamat nga, tumutulong kayo dito. Iba, hindi pa. Nabanggit kanina yung paglalaba tuloy na isip. Paghuhuga, simpleng bagay lang yan, di ba? Pero, minsan, ako, yun ang ayokong gawain eh. Kasi nga, lalaki ako eh. Dati, naghuhugas-hugas din ako. Minsan-minsan, pag wala, di ba? Ayan. So, mahirap pa maghugas ng pinggan. Kumpleto nga tayo, may sponge. Baka hindi pa alam ng iba, para ano ko lang. Hindi, kasi yung nakakasira ng sponge una dyan, pag di ka marunong. Okay, may spaghetti pa dyan, gaganyan yung mulat. Ano dapat muna? Banlawan muna ng tubig. Pag malinis na ng tubig, saka mo lang sasabunan. Okay, matipid sa sabon, matipid sa sponge. Ba't ko binanggit yan? Kasi nga, nagtatrabaho tayo. Dapat maayos din. So, ang Panginoon, kumpleto, maayos siya, tapat siya. Talaga magdi-deliver siya. Pag nag-pray tayo dyan, kahit gano'ng kaloko-loko yan, minsan, siya kumikilos na dyan. Tapos, ikaw, gagawin mo na lang yung part mo. Kung tapat ka lang, manalangin, maliligtas yan. So, ang Panginoon lagi, ano siya, tapat siya. So, dapat ganun din tayo. Kaya ngayon, yung mga hindi pa masyado soul winner, nag-aaral pa, ganun din naman, aralin mo lang yan, makukuha mo yan. The fact na tinuturoan ka niya, ibig sabihin, expected yan, kaya mo yan. Okay? Kahit mahihayin ka, kala mo. Ayan, kaya ngayon, sabi dito, tayo workers together ng Panginoon, sabi niya, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. So, dito nag-umpisa yung chapter, dyan po yung pinaka-team natin. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka na, ikaw ay partaker o recipient ng grace. So, ano ulit yung grace? Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung bagay na binigay sa'yo na hindi ka naman karapat-dapat. Una, kaligtasan. Pangalawa, yan, sa church. So, nung ako yung una palang nag-preach ganyan, kasi nahihiya ka na eh. Kasi yung ibang tao agad, gagalahin ka na kahit di ka galang-galang. Pero ganun talaga yun eh. So, ibig sabihin, di ba dapat din abusuhin yun, di ba? Yan. So, ano pa? Marami siyang biyaya eh, di ba? Pasok ko lang dito yung Galatians kasi natapos natin sa online Bible study. Kung maalala yung tema sa Galatians. So, sa grace ka naligtas, maglilingkod ka ngayon by grace pa rin. Tandaan nyo yun, ha? So, pero nagtatrabaho ka na, pero by grace pa rin, ibig sabihin kasi may mga bagay hindi mo kayang gawin sa sarili mo lang, paano mo magagawa ngayon yun? Sa biyaya pa rin ng Panginoon. Tandaan nyo po yan. Okay? So, hindi conflicting yun. Walang conflict doon. Ulitin ko, kaya sabi dito, tayong manggagawa ngayon ay beseech you. Ibig sabihin, tinutuan ni Paul sila at hinihimo na kayo ay mga recipient ng grace, wag naman mabaliwala. Yun yung sabihin ng in vain. Wag naman gano'n. Wag na, binaliwala mo. Katulad nung pinag-usapan nga namin ni Brian, yung church natin dito, ginagawa natin yung the best natin para mataas yung standard ng church. So, ganun. Kaya yung iba, hindi maintindihan tayo. Bakit galit tayo sa bakla or something? But hard preaching tayo dito? Bakit soul winning natin twice a week? At least, di ba? Bakit ganun tayo? Kasi mataas yung standard natin. Kasi mataas din ang standard ng Bible. At, of course, gusto natin ng reward. Maitaas ang Diyos, ma-honor siya, mag-glorify siya. May sama-sama na yun. Kaya, pero yung problema kasi iba, parang wala lang, parang wala ka lang tinanggap. Okay? Balik natin ng konti yung mababaw na illustration ng ulit yung paghuhugas, di ba? So, masama bang paghugasin ka dyan, kumakain ka naman, di ba?
So, hindi yung masama. Eh, lalo na pag kinumpada mo mamaya, kukumpada na naman dito. Siyempre, ang Panginoon, di ba? Siya yung gumawa sa'yo lahat. Siya gumawa sa'yo, nagbigay sa'yo ng biyaya, niligtas ka pa. Tapos binibigyan pa ng blessing. Ano ba naman yung maglingkod tayo sa Diyos? Yun sinasabi dito, okay? So, kaya, sabi ito, may kinote siya sa Old Testament, sabi dito, for he saith, I have heard thee in the time accepted and in the day of salvation have I succored thee. Pag sinabing succored is parang baby po yun na pinapadede. Pero ang pinakaano niyan, term talaga niya, pag sinabing succored, pwedeng inalagaan, okay, inalalayan, or talagang inampon, parang ganun. Pinakaano yung succored kasi yun, ganyan. Inalalayan, inangkin, ganyan. Inalagaan. Sabi dito, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. So, nung kinote po yan, okay, actually, hindi yan sa kaligtasan ng kaluluwa. Pero, madalas kinokot natin yan sa kaligtasan ng tama din naman. Kamari, kaya ginojoke natin minsan yung pag nag-aalangan na soul winning tayo. Ewan ko ba naman kasi may iba ganun eh. May na-encounter ko marami. Hindi, naintindihan mo na po. O, paano tayo maligtas? Tama. O, sige po. Gusto niyo po bang maligtas ngayon na? Ay, next week na po. Bakit? Kaya ni-explain natin. Naranasan ko po yan. Tagal ko nag-explain. Hindi lang isa, dalawang tao. So, pero, kaya minsan, ito yung verse, no? Sabi dito, ngayon ang accepted time. Ngayon na, dapat. The day of salvation. So, sa context naman natin ngayon, ganun din naman sa paglilingkod. Okay, naitindihan mo na. Naglilingkod ka na. May pagkakataon ka na. Ngayon na tayo maglingkod. Okay, ganun lang yan. So ito na, bibigyan tayo from verse 3 hanggang verse 13. Ito na po yung sinasabi ko kanina na isa-isahin ngayon ni Paul yung example, yung picture ng isang taong maayos naglilingkod sa Diyos. Kaya tutukan natin, kung parating sa sarili natin, ganito ba tayo, hindi pa, may kulang man sa atin. Eh, ito daw yung maganda, okay? Example niya yan at in-expect niya sa ibang tao. Dahil ang Panginoon ay karapat dapat paglingkuran at maayos. Ito yung ating, ano, sineset niya standard, okay? Kaya number one, actually, pinakaano lang to, ito daw akong sabi, giving no offense in anything. Ano sabihin nun? Huwag kang mareklamo. Ano yung offense? Basketball ba kayo? Oh, di ba, pag nasa kanya yung bola, ano siya? Ha? Pag nasa akin yung bola, nasa kanila, sila, defense, di ba? Ako, offense. Intindihan nyo na, mag-offense. Sabay, sa basketball, di masama yung offense, ha? Diba? Pero may sinasabi kasing offending na masama kasi nga, nakaka-offend ka. Ibig sabihin, gumagawa ka ng masama. Ganun lang po yung offense, okay? So, kasabi dito, kahit ano pa, huwag kang makaka-offend dapat. Ganun daw pag naglilingkod ka. Kasi ganito po yan, ha? Katulad na, banggit na naman yung hugasan. Well, yung kanin na lang, kunwari, di ba? Lagi siya sabi sa inyo. Siyempre, yung mga bata, walang ano yan, paggutom eh. Sarili lang iniisip nila, di ba? Kaya, mamaya, ano dito? Parang ano eh, no? Parang, ano ba yung resto? Makinasal lang. siyempre, makakasal ka ngayon, di ba? Kung di ka nga, alam mo na, di ka pa mature, sabi itong mga to, pinapakain itong mga to. Oh, yan na! Last mo na makumain. Parang ganun. So, yun yung example ng parang ino-offend mo na siya kasi lang naasal ka, di ba? At madalas po yan pag naglilingkod ka kahit saan yan. Sa jeep nga lang eh. Di ba? Napansin mo, hindi ko lang maintindihan sa mga jeepney driver minsan. Ano na talaga, pabaho na nila yan. May iwasan, may mga taong ewan, di ba? Yung malapit na doon papapara. Yung mga ganun ba? So, hindi mo alam bakit di pa nila makuha yun na pagbigyan nyo na lang eh. Yan ang ano nyo, di ba? Kahit saan yan, sa tabaho nyo. Ito, pag naglilinis, dudumihan naman yan eh. Ganun talaga. Huwag lang sasadyain yun, katsaka yung, ano, ha, yung bubble gum, ha? Huwag lang ganun. Pero talagang naglilingkod ka, inaasahan mo na yun na ma-offend ka minsan, pero huwag kang mag-offend back. Huwag mong... Diba? Dahil, kasi ako yung ganyan, tapos hindi kayo ganyan. So, kaya sinasabi dito, isang point natin sa paglilingkod, iwasan mo yung maka-offend ka, naglilingkod ka nga eh. Okay? Hindi yan? Kaya sinabi dito yung kasi talagang normal si atin minsan yan, pag nag-uumpisa ka pa lang, medyo, alam mo, maglilingkod ako, tama yan, gagawin ko yan. Kaso, ito yung mga pinaglilingkod lang mo. Kahit magpakanta lang, hirap yan eh.
di gumakanta. Everybody now, everybody! Ayaw pa rin, ano ba? Hindi nyo wala everybody, lahat! Lahat tayo, mamaya, kanta, mamaya, hindi na naman. Eh, lalo pa yung pag-ikaw na yung pastor, di ba? At marami pang iba, ganun din yung mga magulang. So, andan nyo po yan, ha? Isang key point, naglilingkod ka, alam mo yung ginagawa mo, importante at tama yan, eh, gawin mo na ng maayos. At huwag mo na mag-offend. Ano ba? That the ministry but be blessed. So, binigyan nyo ng, ano, di ba? Cause. Kasi nga daw, pag yun nga, katulad nung pinapakain mo, oh, yan! Ginano mo na ng kanin, no? Oh, yan ha! Kanin na mo! Hindi na ako babalik dito. Mga ganun ba? So, ikaw ngayon yung, eh, ganyan naman yung church dyan. So, sungit ng mga ano dyan, eh. Papakanta dyan. Sungit ng ano dyan, eh. Di ba? So, na-blame pa tuloy yung church, yung ministry, hindi naman dapat. Pero nga, may dahilan din kasi yung naglilingkod, hindi pa ganun ka-mature. Amen? Dito nga, Justin. Ang distracted ka dyan. Dito. Siya, ano, Chelsea. Yan, o. Sige, malinaw yun, ha. Nasa Bible yun. Anyway, next is, but in all things, ano yung kabaliktaran nun? Ito na. Ano yung kabaliktaran na nag-murmur, nag-offend? Ito na. But in all things, lahat ng bagay, approving ourselves as the ministers of God. So, kung alam natin, minsan minister lang, si pastor lang. Hindi, lahat tayo. Minister nga, ano yan eh? Paglilingkod. So lahat yan, kung taga-usain ka dyan, taga-linis ka dyan, taga-drive ka dyan, taga-pala ka dyan, anong gagawin mo? Minister yan, di ba? Ministry. Kaya sabi dyan, ano daw sa lahat ng bagay? Salita, di na sinabi dyan, pero pag sinabi lahat ng bagay, ito, isa-isayin pala, maya, no? So, saan tayo dapat approve? Ano yung approve? Yung siguro, nagtrabaho ka, parang yung sa, ano ba, katulad ni, ano, ayos na trabaho. Ay, nagpunas ng puan, di ba? Ano yung approve dyan? Pag may natira-tira pa dyan, approve ba yun? Yan, di ba? So, isa yung approve. Okay, maayos. Pasado, okay? Yan daw ang ating hinahanap sa sarili natin, ha? So, kaya ito yung mga points na dapat meron tayo, okay? So, hindi lang patience, much patience. Madaming pasensya. Matulad si Pastor, parang nung isang araw, nung linggo lang, di ba? Tinignan ko yung ano ko, 1 hour, 5 minutes. Yan, bira tayo sumusobra ng ganun. Eh, kaso nga, tinapos ko na para ayuwi pa pala. Pastor, dapat ano lang, 45 minutes lang. Pag 50 minutes na, ngati na yung puwit mo. Nakikinig ka pa lang nun. Oh. Eh, paano kung ikaw na yung naguturo, kunwari? Eh, taon yan. Bago matuto yan, taon. Oh. Kaya pag naglilingkod, dapat patience, much patience. Ano pa? In affliction. Ibig sabihin, darating yung time, di naman lagi, pero minsan may pag sinabi affliction, parang kang pinahirapan eh. Minsan sinaktan nga, di ba? Afflict. Pag sinabi afflict, nasaktan ka eh. So, nasaktan ba kayo sa ministry? Sino na sugatan ng pala? Ikaw din naman nagganong kasi sa pamo, di ba? Pero minsan kasi, kung hindi ka nagganon, hindi ka masaktan. Kaya sabi mo, ilingkod ba ako sa Diyos? Nasaktan ako. Liit pa lang yan, malayo pa sa bituin, sabi nga nila. Eh, yung iba, may mga kilala tayo sa US, talagang hinuli ng pulis eh. Napagtripan lang. Eh, sa US, ganun na po yung mga tao dito, hindi pa eh. Yung sinumbong ng mga bakla doon. Eh, karamihan sa kanila, may mga gwadya yung ano nila. Hinuli sila. As in, kinulong. Mga babae pa, yung iba. Kaya nakakasar, pero tuwan-tuwa sila after eh. Kasi nga, lalo silang ginawang mali. Okay, affliction, necessities. Ano yung necessities? Pangangailangan. Nagkakaroon ba ng pangangailangan sa ministry? Lagi. Tulad niyan. Bagay, buti nagpaano si pastor bago siya mag-abroad. Nag-send ulit ng support. So, uy, salamat. Ito na naman. Ano. O, ito paano? Pandagdag. Amen? Laging kailangan niya. Kayo din. Sino bang mayaman dito? Wala naman, di ba? So, yung sasabi dito, pag naglilingkod ka, andyan yan. Kasi nga, katulad ni Paul, alam niyo na si Paul, di ba? Wala naman siyang panggas eh. Paano siyang inagastos siya? Eh, naglalakad yung kumakain. At malamang, may mga sinuano rin siya. May mga, alam mo, kung pag sinend niya sa sinong ganyan, papakainin niya rin yan, di ba?
So, pero sige, maglingkod lang kahit tayo'y nangangailangan. Ganun talaga. Tuloy lang. In distress. In distress. Parang ganun din yun. Ano yung distress? Sinabing distress signal, ano yun? SOS na yun. Help, help! May, ibig sabihin, may emergency ka na dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Ha? Hindi lang interruption. Pag di lang distress, talagang distress call. Ano yung sabihin mo? Mayday, mayday! May problema dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Katulad nung naalala ko yung Paul, yung nga papatayin siya, ilang beses yun eh. Nabalitaan ang ginawa sa kanya, pinataka siya, di ba? Nilagay siya sa basket. Alala niyo ba yun? Sa Acts? Ba't nilagay sa basket? Ibig sabihin talagang ano na yun. Hindi ka pwedeng lumabas na sa gate. Papatayin ka. Pikun na pikun sa kanya. Nilagay siya sa basket, saka siya hinulog. Ibig sabihin nun. Distress yun. Ano ba? In stripes. O nahataw ba siya? Nahataw na ba kayo dahil sa ministry? Si Christian? Hindi, malaki pa to. Yung ginabi ka sa church, tapos pinalo ka. Wala na nga ngayon yan, di ba? Si Paul talagang hinahataw siya. Ano pa? Panginoon, mga lingkod ng Diyos dati. Imprisonment. Ako, di pa naman ako long. Kayo pa rin. Hindi, natikitan lang ako dahil sa mas. Aasar din ako nun. Pero, pag ginawa pa sa akin ngayon yan, di na ako payag eh. Anyway. Tumult. Okay, tumult yan. Ano yung tumult? Ganun din yun. Mas matinding ano to, kaguluhan na to. Katulad nangyari kay Paul. No, talagang skandalo na yun. Ginugulpi na siya. Tinubuhat na siya. Away with you! Away with this man! Yung ibang style sa atin ngayon, ganyan. Ibang ating church, gano'n, pinoprotesta sila yung mga bakla nasa labas. Hate group! Hate speech! Ganun sila, oh. Pero mahina pa rin yung kasi pag itong kay Paul, talagang ginugulpi na siya, eh. Ginagawa nila, parang ikaw yung gapapalabasin nilang masama. Okay, tapos magkakagulo. Sino man ang gano'n dito? Bakit man ang kagano'n dito? Eh, kasi ito, nag-preach si Jesus eh. Sa panahon natin ngayon, sa place natin, hindi mo tayo gaganyanin. Pero posible din yun. For example, may sinesya lang ka dyan. Naghad, di ba? Yung sinigawan kayo nga nun. Dito naman sa ano, dinibati naman kami. Yung si Daddy, yung kasama dito sa highway tayo, gano'n naman. Yan ang style nila. Kala mo, bandang huli, ikaw yung troublemaker. Hindi naman. Di ba? Binabastos na kami nun eh. Eh, huwag niyo siya rin yan. Sagutin niyo muna ito. Ano ba yun eh? In labors. Sige po, pag ano, maglalabang ko talaga ang Panginoon. Kahit may imprisonment, kahit hatawin ako, kahit magkagulo, o pagtatrabaho ka ba? Yan ang tanong. Kasi, yan ang mahirap, trabaho, di ba? Si Paul, sige lang. In watching, ano yung watching? Ayun ang gusto ko. YouTube ba yan o Netflix? Hindi yan. Iba yung watching na yan, ha? Ano yung watching? Nanunood or nagmamatsyag. Or sa context ng Bible, di ba pag overnight, minsan gawin nga natin yung overnight, ha? Anong gusto niyo yung ano, schedule? Kaya niyo ba? Overnight. Kasi biblical yan, eh. Overnight prayer. Prayer, ano? Prayer, ha? Kailan niyo gusto? Mag-schedule tayo. Kasi pag may pinapanalan tayo, pinag-prayer natin ngayon para makalabas na po tayo dito, ha? Though gusto ko rin dito sana, kasi isang baba ako lang dito. Dito na ako. Pero, nung Sunday, di ba, skip na natin. Para tayong, ano, kaya pray tayo ng, ano, lugar na, yung nga, mga 1,000 lang isang buwan. Ayun ba nun? So, watching, praying, fasting. So, yung fasting, again, yan po ay yung ina-afflict mo yung sarili mo, nagpapagutom ka, hindi para sa, dahil wala kang makain, sinasadya mo, okay? So, kasi kailangan yan. Natsakay lang natin yan, di ba? Fasting. So, afflicting the body to strengthen the spirit. By pureness. Ayan, sige, nagtatrabaho ka, masipag ka, pero hindi ka naman pure. Di ba, alam yung pure? Ha? Hindi totoo. Or minsan, may ka-ano ka rin, may kasalanan ka rin. Ginagawa. Minsan kasi ganyan na yung mga Kristiyano para sabihin, eh, nag-serve na nga ako eh. Tapos, di man lang ako makapag-yosi, makapag, ano, mga babae, ano, di ba? So, wag ganun, di ba? So, mahirap din yun. Depende, minsan kasi iba-iba tayo ng ano eh, di ba? Nang saan tayo nahihirapan. Kaya inisa-isa niya dito, pag maglilingkod ka sa Diyos, pure and knowledge.
Pure ako, pero ayoko mag-aral. Pwede ba yun? Eh, mahirap din mag-aral, di ba? Kaya nga ngayon, boring na kayo, di ba? Oh, ang hirap niyan eh. Eh, yung ibang lesson, di mo kuha ng isa, dalawa, tatlo. Kaya magtsaga ka dyan. Parang last time, nag-Daniel tayo ng linggo, di ba? Ako, arang gusto ko ng itigil eh. Sundan nyo lang, kaya nyo yan. Amen? Eh, naka-record nga tayo. So, kahit nga iba. At least, ganun. Aral. Ganyan ang paglilingkod. Kailangan mag-aral. So, yung tamad mag-aral. Kayo na nakakakilala sa sarili nyo, huwag. Okay? Magsipagan nyo. Dagdagan nyo yung sipag nyo. Tsagain nyo yan. Katulad ng kahit anong bagay. Yung pag-aaral ay... may effort tayo dyan. So, long suffering. So, yun nga, parang kanina patience. At minsan, nag-suffer ka ng matagal. Pero patience yan eh. Pero maganda yung term na long suffering. Kaya talagang kitang-kita mo sa salita pa lang. No? Hinahayaan mo lang na mag-suffer ka na kasi kailangan maglingkod eh. Amen? So, yun nga yun. Alam nyo na may mga area ng ministry, di ba? Soul winning. Yan, paglilinis-linis, laba, kung ano man yan. Ngayon, kung mayamang kayo, yun ang maganda. Diba? Yun, mahirap din yun. Yun ang karamihan ng Kristiyano dyan na titisod. Nagkaroon lang, wala. Wala, wala ako, wala. Kindness. Ganun din, yung iba lang, parang grumpy. Naglilingkod na ako eh. Pero... grumpy. hindi lang ano, pero di ba? Kindness kasi katang kanina, yung sa kanina naman, tsaka sa... Biyan mo, kahit nakakasal, pakitaan mo ng kindness. Amen? Nakita nyo na, ayaw nyo na. Amen? Kindness. Sinong di kind dito? Maging kind na kayo. Ay, hindi ngumingiti ha. Meron ba dito? By the Holy Ghost. Ano naman yun? Hindi dahil lagi may nakmalis ang Panginoon. At ulit, parang nalis din salita ng Diyos. Okay? So, hayaan mong kumilos yung banal na spirito by love unfeigned. Ano yung unfeigned? Ano yung feigned? Alala niyo yung ano yung feigned? Feigned. Hindi yan masyadong ginagamit. So, pag sinabing feigning, yung sabihin niya na parang niloloko or nagbabalat kayo. Okay? Pag, nagkukunwari. Yan, nagkukunwari. Feigned. So, pag unfeigned, edi walang pagkukunwari. Ganun dapat ang pagtotoo. Totoo, hindi yung galing ka lang pag, alam mo na, pakita ang tao. Man, na nasa church ka, arang bite mo. Pag sa wala ka na sa church, demonyo ka na. Huwag ganun. Okay, again, ano effort ulit yan. Yung naglilingkod ka, may effort ka. Paano ko magagawin yan? Basta mahirap sa akin yan kasi, ano eh, nasanay ako sa Hollywood eh. Artista ako eh. Peke na talaga eh. Work on that. Eh, wala namang gano'n sa atin eh. Sakali lang. Kasi may mga ganyan pong mga kahit sa pamilya nila, gano'n sila. Sinasanay sila maging kapag kunwari. So, labanan mo. Kung naligtas ka, nag-serve ka ngayon, huwag. Huwag ka kung kunwari. Tuloy natin by the word of truth. Ano yun? Ito naman, yung iba naglilingkod pero wala naman sa katotohanan. Ano yung sabihin? For example, kunwari, yun nga, sa doktrina na lang, eh, puro katotohanan yung nag-usapan natin dito eh. Okay? Kahit pa nag-preach siya ng preach, ang sipag, gastos doon, plant, church plant doon, hindi ka naman totoo. Okay? Again, hindi rin ganun. Dapat, totoo at sabi pag word of truth, Bible. Kaya tayo puro Bible at totoo. Inintindi natin, saka natin pinapangaral, hindi yung tatayuan natin, yung kinasanayan natin kahit mali. Okay, by the power of God. Ayan, madalas sinasabi yan sa preaching, di ba? Iba kasi walang power, wala. Lanta. Kasi wala eh, walang dating, walang confidence, yung iba ganun mag-preach. So yung mga lalaki natin, ha, magtuto ka natin mag-preach dito. So observe lang kayo, mag-aaral. Darating yan, masaya pero minsan nga talaga stressful din. Kaya yan, binibigyan ko ng clue. By the armor of righteousness. Ano ba yung armor? Ganito yan. Minsan, may mga kahinaan tayo. Minsan, may alam natin, may kahinaan na tayo. No? So, pwede kang tirahin doon ng kaaway. Bakit armor of righteousness? Eh, di magpakatuwid ka na lang.
For example, may inong kang ano, kinakwento sa akin lolo din, hindi ko lang, yung may kalokohan daw si Bayan, huwag yung sabihin na, kaso baka tayo kinigil. Eh, yun sila, nalala ko lang, pero maganda sa kanya, again, hindi nag-give up, di ba? Kasi may kwento rin yung family nila, kaya pray natin, amen. Ano, tuwa ako, kaya talaga na burden ako. Eh, sabi nung ano, may kalokohan na, ngayon, tapos na yung kalokohan, magpapatuloy ka ba doon? Hindi na, eh, ayarin ako ni, ano eh, mga kaibigan ko dati, di ba? Si DM, dati ganyan, dati yon. Ano ka ba? Ngayon, nagpapakatuwid ako. Isa sa mga lesson na dapat nyo maintindihan, mga kapatid. Lalo mga bata, matanda. Eh, mga matanda, maraming ano yung sa buhay. Diba? Mga pas. Ganon din yung mga bata ngayon. Nalala nyo yung bibe, yung kwento? Bibe, o yan. Huwag kayo magpapakripol kay Satanas dahil sa pas nyo. Amen? Eh, dati ako, nakita kita sa ano. Naka-record pa ngayon, mga kalokohan nyo, mga bata, nasa internet, inalagay nyo pa doon. Gusto mo na magbago ngayon. Eh, nakita kita, ganyan ka eh. Kalimutan mo na yun, burahin mo na, di ba? Binuran nyo na ba yung mga sinabihan ko dito? Yung mga sungay-sungay pa kayo yung pinopost? Ah, nagpo-post pa kayo ng Joel Austin? Alisin nyo na yan, ha? Baka iba, nagpo-post pa ng santo ninyo, kaya mga Jesus na kulot. Ha? So, alisin nyo lang, ganun. Eh, nakita ko, dinownload ko. Sorry na nga, eh, nagkamali ako. Di ba? Magiging righteous ka ngayon. Do? Iba pa yung kaligtasan, righteous na sa kaligtasan, ha? Yung sabi dito, alisin mo na yun. Okay? So, pag wala ka na nun, para ka may armor. Pag sinabi ka, dati kang ganyan, dati yun! Ganunin mo. Kasi yung mga tao nga, no? Ba't nga ba kita? Di ba? Dapat nga matuwa ka, eh, kung ikaw yung righteous. Pero kung malasatanas ka na gusto mo lang mag-accuse, ikaw matakot. Intindihan nyo yan? Tuloy tayo, ha? On the right hand and on the left. So, ibig sabihin lang nun, kahit saan. By honor and dishonor, ano yun? So, minsan po, yan nga, katulad ni Paul, di ba, nakulong siya para nakakahiya naman. Na-dishonor ako, pero hindi ko naman kasalanan. Or, baka meron siyang ginawa rin mali. Naalala niyo sa acts natin, may mali siyang ginawa dun eh. Medyo nag-compromise siya. Ngayon, nahuli tuloy siya. Pagbintangan siya. Kaya ito, patuloy na by evil report or good report. Pag sinabing report sa Bible, ano yan? Yung mga sinasabi sa'yo. Okay? Ano bang klaseng tao yan si Esi? Eh, mabuti naman si Esi, pero sinabihan siya ng masama. Eh, yung mga tao ngayon, madaling fake news nga, di ba? Maniwala. Eh, ngayon nga, baliktad na eh. Kahit totoo na yung sinasabi mo sa kanya, sabi pa, fake news. Ganun na ngayon eh, ang hirap. So, kaya sinasabi dito, wala yan. Masamang sabihin sa'yo, mabuting sabihin sa'yo. Tuloy lang. Ano pa? As deceivers and yet true. Ito yung medyo mahirap itindihan. Ano? Kasi, parang manluloko ba tayo? Hindi, sabi dun, ganun eh. Parang lang. O napagbibintangan ka, katulad nga ni Paul, sinabi sa kanya nung hinuli sa Jerusalem, temple ng Jerusalem, eh, yung mga kasama mo, mga hindi yan tuli. Ganun siya eh, oh. Saka siya ginulpi ngayon, oh. So, hayaan mo lang yun. Amen? Ano pa? Yan, naalala ko yung ating tinuturo. For example, ano yung mga dalas kinikita sa atin? Yung, nga, si Jesus napunta sa impyerno. Bihira na kasi naniniwala ngayon dyan. Dinuturo sa kanila. O di, parang pag tinuro mo ngayon, parang ikaw pa yung maluloko. Diba? Tapos yung repentance naman, diba? Sabi natin, mali yan. Sa kaligtasan, we don't need repent of your sins. Ah, sasabihin siya, babaliktarin ka ngayon, no? Hindi ka naniniwala sa repentance, eh. So, mag hindi ka nakasagot, o paano na yun? O di, mukha kang manluloko, di ba? Bayaan mo lang, alam mo namang dito to. As unknown and yet well-known. Ano yun? Sino dito sikat? Parang wala ka naman sikat, di ba? Hindi ka sikat, pero minsan parang kang sikat din. Kasi actually tayo, sikat na tayo dito eh. Alam at hindi nyo alam yan, na tinitingnan kayo niyan. Yan ba yung mga atin dyan? Baptist na yan. Kilala kayo niyan, tinitingnan niyan itong mga to, haligtas na daw sila. Oo. Oh. Sineshare pa lahat ng tao. Wala silang ganun eh. Yung mga witnesses ko na, false witness ko, nuhari lang naman yung mga yun eh. So, sabihin, huwag nyong isipin kung kilala ka ba, hindi, sikat ka o hindi. Walang kwenta yun. As dying and behold, we live. Si Paul na naman yung alala mo dyan, di ba? Naalala si Paul, ginulpik, alala niya, patay na siya eh. Buhay pa pala.
Ibig sabihin, ang tindi nung ano niya eh. Ang tindi nung pinagdaanan niya. Nabalitaan ko si ano, nagulpi dati yan eh. Tapos nakita ko, buhay ka pa pala. Diba? As chastened. Ano yung as chastened? Parang inahataw. Ganito naman yan. Kunwari, si Pamela nagkasakit. Eh, buti nga sa'yo kasi ganyan ka eh. Pinapalo ka ng Diyos kasi malis ka sa Catholic eh. Mga ganun ba? As chastened. Parang. Pero hindi. And not killed. Hindi ka naman patay eh. As sorrowful. Ano yun? Di ba pag ikaw ay... Kaya nag-aay ka ng kaluluwa, parang lagi kang malungkot kasi nga nakikidamay ka sa kanila eh. Eh si ano naman, masyadong simula naging baptist siya si Yesha, mukha nang malungkot lang. Eh, hindi si Yesha eh. Masaya to eh. Sino ba dito? Si... Wala eh. Christian, parang hindi ka na masayahin simula maging baptist ka. Parang lang yun. Kasi nga, pag nag-solve ka, iniisip mo yung kaluluwa eh. So, nakikita ko, pag nalalaman mo yung mga problema ng ibang religion, di ba? Minsan, may stress ka talaga. Kailangan ba natin iligtas lahat ng mga to? Kaya nga, lagi ka na nga ganun. Wala nang pag-asa itong mga to. Hindi naman. Okay, so hindi dapat ganun. Kaya, yet, always rejoicing. Yan, pag nakita si pastor ganun, kala nyo lang yun. Bagay, pag nakita ko lang kayo, masaya na ako eh. Hello, si Kim. Eh, joke lang. As poor! Mahirap ba tayo? Parang, di ba, minsan, kasi katulad nga nung kailan ba yun. Kaya, pag kumakatok tayo ng, ano, alam mo, mayaman, mamatayin ka niya, siguro, no? Manghihingi na naman itong mga to. Kasi siguro, ginawa sa kanilang iba yun, di ba? Ang maawa ka sarili mo, di ba? Hindi naman, di ba? And yet, making many rich. Yung maganda dun, hindi sinabing, siningit niya pa yung katotohanan na, sige, talagang mahirap ako, kala mo mahirap ako talaga. Parang ganun. Pero, yan, making many rich. Kasi pag naligtas sila sa kanilang langit, di ba, natakid din natin yung revelation, ano meron sa langit? Rewards. Pero yung pinaka-physical feature pa lang, di ba, ng New Jerusalem, pambihira. Kalsada pa lang, ginto na. Ano pa yung ano mo doon? Meron ka doon... Diba? And having nothing, or as having nothing, ganun pa rin, parang poor, and yet, possess all things. Diba kaya masaya tayo eh? Inakita tayong ganyan, sige sa inyo, pag nagsawa na kayo sa amin yan. Lalo yung mga ligtas, kasi yung mga mapunta sa impyerno, walang-wala sila. Eh tayo, millennium pa lang, diba? Katulad sabi sa inyo, ako hindi ako napagbakasyon eh. Eh, nakikita ko yung mga sa Facebook, nagbabakasyon. Tapos, ano pa yung huli ko nakita? May mga ano pa yan eh. Nakaingit, kaya ayaw ko nung manood eh. Ano may nakita ko last time? Basta talagang saya eh. Sarap nung kinakain. Wala. Next time na nasa millennium tayo niyan. No? Eh, minsan nga, nakakatikim din tayo, di ba? Minsan-minsan. So, possessing all things. Minsan, sa atin lahat yan. Ang dami ng Diyos niyan eh. Tuloy natin. Tapos pa natin to. So yun na, nasabi niya na. Itong 1, 2, 3, yung 11 to 3, magkakasama yan ha. 11 to 13. Pag-usapan natin kasi medyo malalim yan. Anong sabihin niya, enlarge dyan. No? Sabi, O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Anong sabihin nun? Namaya. Yeah, are ye not straitened in us? Ano yung straitened ulit? Hindi yan tuwid ha, pag straight na yung spelling na yan, ibig sabihin yan, parang, tenda, pwedeng, makitid, di ba? Straight is the gate and narrow is the way. Yan ang sabihin yung straight doon. Makitid, okay? Ye are not straightened in us, but ye are straightened in our, in your own bowels. Ang sabihin nun. Namaya, huwag sa atin. So, tapos natin 30, sabi, now, for a recompense in the same, I speak as unto my children, be also enlarged. So, sayo, ulitin natin ha. E binabagis siya kaninang open yung kanyang mukha. Bibig sa kanila. Sabi, your heart, our heart is enlarged.
So ito, dalawang grupo. Ito yung mga katulad ni Paul na naglilingkod na. Yung mga Corinthian, siyempre, maglilingkod niya. Pero tinuturuan pa lang sila, okay? Maintindihan natin ito ngayon. So kami, sabi, O ye Corinthians, our mouth is open unto you. Our heart is enlarged. You are not straitened in us, but ye are straitened in our own, in your own bowels. So, malinaw yung pinagkukumpara dito. Isa enlarged, yung isa straitened. Pero, ano nga yung tinutukoy na enlarged dyan? Tsaka yung straitened. 13, now for a recompense in the same. Ibig sabihin, ang recompense dapat either bayad or ibalik or ano ba yung term? Hindi yung reward. Parang ganun, ibigay, hindi, pag sinabing recompense, parang bayad o ibabalik o susukli. Okay, pag sinabing recompense, dahil yan ang ginawa mo, ito yung gagawin sa'yo, parang ganun. Or dahil ganito, gagawin natin ganyan. Okay. Isay-say muna natin na para maintindihan natin. Ngayon, pero sabi dyan, you are not straightening. Ah, hindi, ito naman tayo sa 13, no? Now, for a recompense in the same, yung sabi yung the same dito, yun lang yun. Okay? Yung English na ganun. Pag sinabing the same, may pinag-uusapan tayo. Ito yung pinag-uusapan natin. Kaya dahil sa ganyan, para ma-recompense natin dito, okay, alisin mo muna yung parenthesis, sabi niya, be ye also enlarged. So, ganyan na. Yung sabihin lang nun, kami ay nagsasalita sa inyo, kami ay enlarged. Yung sabihin, mahal na mahal namin kayo. Yun ang sabihin lang nun. Or, binibigay namin lahat sa inyo. Yung sabihin, sold out kami sa ministry. Okay, hindi sinabi dyan, ha? Pero yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, kaya ngayon, ano yung straightened? Ngayon, yung sabihin kasi ganito pa yung mga kasyano minsan, di ba? Katulad ngayon, na yung iba sold out, yung iba hindi masyado. For example, sa giving, hindi ako sold out dyan eh. Ayoko magbigay. Or konti lang. Okay? Or ganun din naman sa attendance. Kayo, sold out. Lagi, mag may service. Lagi kayo dyan. Ako, minsan-minsan lang. Ganun po siya sabi dito. Kaya sabi dyan, but ye are straitened in your own bowels. Ibig sabihin, kaya ka lang naman di mo ibigay lahat. Ikaw yung nagpapalit sa sarili mo. Ibig sabihin, ayaw mo ibigay lahat eh. Kaya kasi sabi nung bandang uli, sabi dyan, now for recompense in the same. Kami, all out kami. Ganun na rin kayo. Be ye enlarged. Amen? Hindi yan patabaan, ha? Okay? Kasi parang ganun yung ano eh. Minsan gumagamit yung Bible ng ganyan, pag hindi mo inintindi ng context, parang walang ibig sabihin sa'yo. Okay? So at least naintindihan nyo. So, yan. Again, ang pinag-usapan natin yung context, paglilingkod. Okay? So, ganun yan. Sa paglilingkod, dapat all out kayo. Okay, mahalin nyo lahat ang kapatid. Okay naman yung kapatid yung kinuman sa ating kapatid. Hindi natin minamahal yung mga reprobate, di ba? So, kaya sa pag mga kapatid, wala kayong kailangan ano dyan. Ang tawag dito, limit. Sige, tapos na natin. Yan tayo mga 8 minutes. Itong 14 to 18, maniniwala ba kayo? Kinabisado namin yan. Sa Sunday School Memory Verse. Ang haba, di ba? Ay, ayan, hindi yan mahirap. Nabutan mo na ba yan? Okay. So, kasi isang ano yan, isang passage yan eh, na grupo yan. So, ito pong 14, very sikat, di ba? Siyempre, may basa na nga ng mga young people. Ready, go. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Okay, so tuloy-tuloy pa po yan. Pero yan lang yung madalas sinasabi sa mga young people, di ba? Ano yung sabihin madalas? Okay, makikipamatok. Ibig sabihin, okay, mag-boyfriend, girlfriend, ha? Unsaved. At ganun din siyempre pag-asawa. Ganun yan, papunta yun dun eh. So malinaw po yan. Pero actually, kung mapansin nyo, anong napansin nyo na, sa context, ano, party lang yun. Kasi nga, pag maglilingkod ka sa Diyos, kung basta ako mag-aasawa ko na iglesia ni Manalo, pero ako maglilingkod talaga ako sa Diyos, baptist pa rin ako. Gusto ko lang siya mapangasawa kung anong dahilan mo. Ang problema, ano? Sabihin natin gano'n, maglilingkod at maglilingkod gan, ang tanong, magagawa mo ba yun ang nasabi kanina na may kaayusan? Mahirap. Pwede, pero napakahirap. Kasi, pag sinabi, again, yung picture niya yung yoke, di ba, inalagay dito? Dito tayo. Hindi, dito. Eh, Imagine nyo,
May mga ganung pamilya. Yung isang pupunta dito, isa dyan. O di parang hati kayo ngayon. Eh yung mga anak niyo pa, paano? So, kaya ganun na, mamimili kayo. Nasa ano pa kayo, sa stage pa kayo, namimili pa lang kayo, di ba? Yun na, pag-pray nyo na, mga kasama nyo sa buhay, maayos. Ikaw muna, mag-ayos ka muna sarili mo. Kasi hindi ka naman makakapili ng napakaganyan, kasi ikaw hindi ka naman ganun. Kaya, spiritually, saka sa ibang bagay, ayusin mo yung sarili mo. Amen? Ayong people? Amen. Yan. Kaya yan ang ano niyan. Significance niyan. Pero again, ang context, paglilingkod. Okay? At dito hanggang matapos yan, i-contrast natin ha. Ito yung lesson na naman dyan. Bakit kinocontrast ng mga bagay ito? Ano yung mga kinocontrast? Una, fellowship ng righteousness and unrighteousness. Magkabaliktad yun eh. Pag righteous, maayos. Pag unrighteous, hindi matuwid. Ano pa? So, pag fellowship, ibig sabihin, hindi makapag, ano eh, hindi maayos yung kanyang pagkasama. Ngayon naman, communion with light and darkness. Baliktad na naman. Nagkasama ba yung light and darkness? Hindi. At baliktad na baliktad talaga. Pag pinagsama mo yan, light yun. Pero hindi parang, kaya may darkness eh. So, hindi maganda, di ba? Isa pa, Christ with Belial. Belial po ay demonyo. Nagkasundo na ba si Jesus tsaka yung demonyo? Sabi ng woman, oo. Hindi totoo yun. Okay? So, baliktad na baliktad. Ano ba? What that part that he that believeth with an infidel. Pag sinabi infidel, unbeliever. So, baliktad na. Naniniwala ka may Diyos, hindi. Hindi kayo magkakaayos. Diba? And what agreement? So, parang mga ano po ito, ha? Parang synonyms to. Communion, fellowship, concord. Okay? Part. Okay? Agreement. Had the temple of God. Sino yung temple of God? Mamaya sasabihin, ye are the temple of the living God. At ang sino daw yung kakontas ng living God? Eh, syempre, yung mga idol. Yung mga walang kwenta, mga bato, mga kahoy na Diyos-Diyosan. Eh, Diyos yan, Jesus yan, long hair. Hindi. Okay? So ito, tapos na tayo. Ngayon, sabi niya, bakit hindi mag-agree lang? Kasi sabi niya, as God hath said, sinabi niya ng Diyos, pinangako niya, I will dwell in them, tinutukoy yung mga people of God, dati at ngayon, okay? And walk in them. So, titirahan siya tayo, lalakad siya, kasama natin, siya ang Diyos natin, tayo ang kanyang sambahayan, ang kanyang tao. Okay? Nakita niyo po, so hindi tayo pwedeng makipag-fellowship ngayon sa demonyo, tsaka yung mga kampun niya. Kaya sabi dyan, anong gagawin mo ngayon? Pinanganak ang Catholic, Iglesia ni Manalo, o pinanganak ang bastos ka, kung ano man yan. Magkasalanan, kung ano man yan. Mahilig ka sa kung ano. Yan. Kaya sabi dito, again, ang context natin, ang title natin ngayon is, sabi ko kanina, consecrated life or consecrated service. Ibig sabihin, pag consecrated, doon ka lang sa Diyos. Banal. Ayaw mo dito. Eh, nandito ka ngayon. Ano nagawin mo? Come out from among them. Ano po yan? Commandment niya ng Diyos. Huwag mo sabihin, dito na ako, dito na ako mamatay, dito kami, I belong here. Hindi nga, pwede ka umalis eh. At talaga sinasabi ng Diyos, umalis ka na dyan! Nasaan ka ba? Balkada mo, loko-loko, umalis ka dyan! Eh, pamilya, basto, bata pa ako, huwag kang alis dyan. Nag-pray ka lang, ha, mga bata. Sundin mo lang yung nasabing tama sa'yo, magulang mo. Binanyagang ka sa ano, pinag-communion ka sa Catholic. Okay lang, bata ka pa eh. Pero at least, isipin mo pa, nay, parang mali ito. Pag laki-laki mo ngayon, alis. Amen? Come out! Be ye separate! Pareho lang yun. At ang Diyos ang nagsabi niya, sabi, touch not, ni huwag mong hawakan. Ang sinasabi po dito sa Old Testament, marami siyang dapat niyawakan. Lalala niyo sa atin sa Leviticus, dugo, patay, tae, di ba? Ano man yan, lahat siya, huwag mong hawakan. Nahawakan mo, magugas ka. At may time na, para ma-cleanse ka. Amen? Ganun din ngayon sa ating spiritual. Ganun na. Napasama ka na sa balkada mo. Pinakinggan mo na yung music na dati pinapakinggan mo. Kaya bastos. Parang mali yun ha. Lilisin mo na naman yung sarili mo. Amen? Yun nga, mahirap na yun. Mahirap na naman. Kasi parang kang nadumihan ka na naman eh. Pero pwede. Amen? Come out. Touch na da and I will receive you. Makita niyo yun, yung progression doon. Hindi ka basta-basta katanggap-tanggap sa Diyos. Yung mga modern
fan center churches, ganyan, di ba? Kahit ano ka pa, tanggap ka ng Diyos. Bakla ka, tomboy ka, tanggap. Punta lang kayo, tanggap namin kayo. Kasi, mapagmahal ang Diyos. Di parang yung Diyos siguro. Makulok ko to, ha? Kaya tayo ganun, di ba? So, tinatanggap natin yung tao. Again, hindi yung bakla, yung sobra na yun, eh. Pero may loko-loko dito, palamura. Okay? Hindi nakikinig. Mangulit. Tinatanggap ba natin? Pero, yung makikinig nila yung dapat nilang makinig. Para ultimately, alam nila, ang Diyos, hindi tanggap yan. Mali yan, eh. O, pwede naman magbago. Pero, malinaw sa utak ng mga bata na ganun pala. Yung maikling suit dito, hindi pwede. Pwede, pero hindi pwede. Alam niya. Pwede, natatanggapin ka, pero iba yung tingin sa'yo. Hoy, parang ganun. Lalo na pag matagal-tagal ka rin umatid, sinasabi ni pastor yan, tapos ganyan ka pa rin. Kaya ngayon, mayroon siya, kakalabitin ka na dyan. Okay? Ganun. Pinang matindi doon, no? Baka ulit-ulitin tuloy yun, no? Huwag kayong ganun. Okay, so touch na lang, I will receive you. And then, ito yung maganda, di ba? Again, marami, sa, lagi lang na sinasabi yun, John 1.12, eh. Pero marami yun sa Bible. Yung illustration ng tatay sa anak. Yan sinabi dyan, I will be. Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Hindi, sabi, I will be, eh. Sabi sa John, I will, sabi sa John 1.12, become the sons of God. Ito naman, I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, say the Lord mighty. So, pansin niyo, again, parallel din sa pagiging tao niya. So, obviously, my standard at maraming standard ng Diyos na maayos, sumunod tayo para makapag-ayos tayo ng paglilingkod. Amen? So, yung ibang anak ko ba, pwede ba akong paglingkuran? Pwede naman, pero mas maganda anak ko. E ngayon, sa atin, hindi mo kailangan maging anak, apunin ko si DM para mag... Hindi ganun. Eh, church na rin tayo, so pwede na rin. Amen? Kaya ako, nasaya ako dito para ako maraming anak, eh. Amen? Ayan, anak ko kayo lahat, eh. Amen? Huwag niyo akong tatawagin father, ha? Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Okay. This time, amen? Lilingkod ba tayo maayos? Amen. So, ganun lang. Let's pray, Lord. Maraming salamat. At sinabi niyo rin, sa lahat, si Paul po ang ginamit niyo again sa amin po, sa aming 2 Corinthians. I pray, nakita namin, masaya pala yung maglingkod na maayos. Kung doon man kami ngayon sa side, Panginoon, na medyo hindi kami maayos, Panginoon, patawarin niyo pong bawat isa. Turuan, Panginoon, at bigyan niyo kami ng puso, Lord, na sumusunod sa inyo, Lord. Sabihin ay sumunod kami at magpaka-humble kami. Kung may mali talaga kami, makulit kami, hindi mo nakikinig. Ano man yan, late-late, absent-absent, or makamundo pa rin yung music namin, yung aming damit, yung aming salita. Panginoon, I pray na kayo po ay patawad. At akayin nyo rin po lang sa tama, Lord. At dito naman sa church, ay pinaprovide dyan. So, I pray na naman po, Lord, kayo magpapatuloy sa inyo. Kayo pong mahalulati. At kayo po yung sabi dito, Lord, yung magandang relationship ng between father and son. I pray yung po yung matupad sa amin. At makapaglingkod kami ng maayos dahil consecrated ang aming buhay. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.